Father. Pag nagtiwala ka sa isang tao, gusto mo yung maging totoo sila sa'yo palagi. Gusto mo hindi ka nila niloko. Tumawag ng mga private investigators natin. At may nahukay na silang baho sa dokana na yan. Sa kabilang barangay na tagpuan ng huling biktima, baka dito na mapupunta yung aswang. Totoo po ba yung pinag-uusapan ng mga tao? Nakapatay ka daw po ng pasyente? Sa ako magaling na surgeon. Number one ako sa mga kasabayan ko. Pero nagkakaso eh. Pinangako ko na mula noon, hindi na tatapak sa kahit anong OR. Dahil ayoko na makapatay yun eh. Juan, gusto lang naman namin mag-sorry ulit. Ang kulit niyo talaga! Michael! Kuya! Sama ng pakiramdam ko. Ay! Ay! Stop! Stop! Balak na, doktor. Kailangan ko nang umalis, Father. Kailangan ka rito sa San Juan Bautista. Wala na magpapagamot sa akin. Wala na ako silbi. Oras na para umalis ako. Kasi kahapon ay pinapalayas ninyo si Doktora Ana. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit sarado yung clinic. Huminahon tayong lahat. Pupunta ako si Mayor, hihingi ako ng tulong. Ha? Dito ka lang, Juan, ha? Bilisan niyo, Mother! Juan, sorry siya talaga sa nangyari sa atin. Sana mapatawad na kami. Huwag niyo naisipin yun. Ang importante ay gumaling kayo. Tsaka mapapadaliin kung nandito pa si Dok Ana. Sana hindi pa siya nakakalis. Pwede sana mahabol ko pa siya. Juan! Alam mo ba kung saan nakatali si Dr. Ana? Opo, Mang Steve! Tara po! Sige! Dito lang kayo. Kayo, ha? Bilisan niyo, Steve! Oh. Bilisan niyo, Ana! Bilisan si Dr. Ana! Pagkadating mo sa dulo, umaliwa ka. Lapit dun sa bahay ni Aling Baring. Doon yung bahay ni Dok Ana. Bilis! O sige, Juan. Kapit mo yan, ha? Opo! Sige, dalhin niyo yung mga bata rito. Ayusin niya. Ano pa ginagawa niyo dyan? Pasok niyo yung mga bata. Ay, may mga higaan, oh. Yung mga unan, ilagay niyo. Bigay niyo yung mga unan. Boy! Sino ba tungkulis na to? Tumulong ka nga! Ang daming bata may sakit, Mayor. Parang may epidemic na dumating dito sa San Juan Bautista. Kung nandito lang sana si Doktora Ana, baka maaga itong naagapan. Eh, ano nga magagawa natin? Eh, wala nga tayong doktor dito ngayon. Eh, sana man lang kung meron man lang hospital dito sa bayan natin o kahit na pribadong klinika man lang. Sana hindi tayo natatarantan ng ganito. Pero nagpahanap na ako ng mga doktor doon sa mga karating bayan natin. Dok Ana! Dok Ana! Si Juan dito! No! Juan, nakalak mo. Saan nagpunta yun? Uy, bata. Wala na si Doktora dyan. Nag-aral sa baluta na. Nasa bus terminal na sila. Sige po, salamat na lang po. Mang Steve, kailangan natin siya abutan. Salamat po. Salamat po. Tara. Walang problema. Magpapadala ako ng mga doktor na delubhasa dyan. Oo. Ora mismo. Sige. Bye. Donya Tomasa, bakit po parang tuwan-tuwa kayo? Margie, may epidemic. Maraming mga batang nagkakasakit. Donya Tomasa, bakit naman po kayo natutuwa sa ganon? It is my time to shine, Margie. Ano pa gagawin natin, Father, habang nag-iintay tayo ng mga doktor? Pero Mayor, hindi ako eksperto, pero sa tingin ko, food poisoning yan nangyari sa kanyang yan. Susuka, masakitan siya. Ang alam ko niyan, kailangan bigyan ng maraming tubig para hindi sila mawawala ng tubig yung katawan, hindi ma-dehydrate. Pineda, alika, Pineda. Utusan mo yung mga punis mo. Kumuha kayo ng maraming tubig. At siguraduhin yung malinis. Pagkatapos, patagdag kayo ng mga katre dito at saka mga kumot.
Hali, tumawag ka na ng mga espesyalistang doktor. Sabihin mo, babayaran ko kahit magkano. Pumunta lang sila dito. At kapag ka magaling na ang mga batang nagkasakit, papasalamatan ako ng buong bayan ng San Juan Bautista. I will be such a shoo-in for the award! Michael, Michelle, saan napunta si Juan? Hanapin po daw nila si Dokana. O dito! Saan yun? Dokana! Saan yun? Mga Steve, kargay mo kaya ako! O, sige, sige, sige. Dokana! Saan yun? Nakita niyo po ba si Dokana? Dito, dito. Nakita niyo po ba si Dokana? Ano ba eh? Dokana! Ayun, nakita niyo po ba si Dokana? Dok, Dok! Nay! Nay, sorry. Ayan si Donya Tomasa, babe. O, sandali lang, anak, sandali lang. Donya Tomasa! Kumusta ang anak mo? Oh, nangihina nga po, kaya kinakabahan mo ako eh. Oh, do not worry. Padating na yung mga doktor na pinapunta ko, as we speak, sumasakay sila sa eroplano. Talaga po? Uy, mga kasama! Parating na daw po yung mga doktor! Magpasalamat tayo kay Donya Tomasa! Salamat po, Donya Tomasa. Don. Tara! Ayun, dun! Dokana! Mahanap natin siya! Anong oras mo sila dadating? Malapit na. Malapit. Huwag kang maiinip. Malapit na. Oh, kasi po, kawawa naman ang anak ko. Kawawa yung mga bata, oh. Talaga na! Hoy! Si Dokana! Tuwa mo ako, Mas Steve! Dokana! Dokana! Dok! Dokana! Juan! Dok! Dokana! Hoy! Sige! Juan! Ano ba ginagawa mo? Maka-accidente kay! Hoy, bata! Anong gusto mo? Mukha pa kamatay ka ba? Sira ulo ka! Dokana! Dokana! Juan! Naku, sir, kilala ko po siya. Hello, everybody! Padating na dito yung doktor na pinapunta ko. Huwag kayong mag-aalala. Sigurado akong magagamot ang lahat ng mga anak ninyo. Marge? Yes, Dr. Tomasa. Nasaan na yung pinapatawag kong doktor? Ayoko mapahiya dito. Naku, eh, magkausap nga po kami kanina, Dr. Tomasa. Delayed daw po yung flight. Marami pong bata nagkasakit at nandun po silang lahat sa klinik. Bakit, Juan? Ano nangyari? Hindi ko po alam eh. Nag-uusap lang po kami kanina ni Michael at Michelle. Tapos, bigla lang po sila nanghina at saka bigla po silang sumuka. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa kanila eh. Dokana, alam ko po na masama po loob niya sa matika sa San Juan Bautista dahil po sa pagpapaalis nila sa'yo. Pero kailangan po nila ang tulong mo. Opo, Dok. Kailangan namin kayo. Sige, Juan. Kahit galit sila sa akin, tutulungan ko sila. Tara, puntan tayo sa klinik. Sa pinagamit nyo? Dito, dito. Fathercito, Fathercito! Nandito na po si Dokana. Ako, salamat sa Diyos, Doktora. Dumating ka kaya hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Ako pong bahala, Father. Titingnan ko po sila. Salamat, salamat. Inakapatay na po siya noon. Paano na mga anak natin? Inakabahan ako sa kanya. Baka lalong mapanong anak ko. Mga kasama, makinig kayo. Magkaroon ng landslide. At yung inaasahan natin ambulansya darating dito, eh kailangan umikot ng malayo. Kaya siguradong matatagalan yun bago makarating dito. Ano anak natin? Sandali lang po, sandali lang. Sandali lang po. Andito po si Doc Anna. Para po tulungan kayo. Para po tignan yung mga anak nyo. Eh, dati pa naman po kayo yung pasyente eh. Kaya lang po nawalan kayo ng tiwala dahil po sinarinig nyo. Pero po, dapat mas matakot kayo. Kung hindi titignan ni Doc Anna yung mga anak nyo, baka mapano pa sila ng gusto. Paigo ko. Basta Doc Anna, gamit yung anak ko. Ng Diyos, Father, hindi naman po sila dehydrated. Tama po yung ginawa niyong pagpapainom ng tubig sa kanila. So talagang food poisoning ang naging dahilan ng sakit nila? Opo.
po, Father, eh. Wala bang pinuntahan yung mga bata na iisang lugar? O may nakain sila na iisang bagay? Yun na nga, eh. Walang pasok ngayon, eh. So, hindi ko maisip kung paano naging pare-pareho nakain nila, eh. Michael, Michelle, ano ba yung kinain nyo kanina bago tayo magkita? Yung maninggubat? Naubos namin dalawa ni Kuya. Maninggubat? Ano yun? Alam ko yun, maninggubat, Dukana! May nagtitiminda po ng ganun sa school namin. Mga kaibigan, kung pwede lang po pakitanong sa inyong mga anak kung kumain sila ng maninggubat bago nagkasakit. Kumain ko muna? Maninggubat? Kumain daw po siya. Juan, kailangan ko makita yung maninggubat na yan para makita ko kung paano sila nalason, manapan ko ng gamot. Sige po, Dukana! Mustig, pangkas po ulit, ah! Sige, tara, bilis! Ba, mukhang kumalat na ang gano'ng kasarap mong manikong paninda. Hoy! Dahil sa binibenta mo, ang dami nagkasakit na bata! Hindi ko alam, eh. Kung isang araw ko lang itong binibenta, nakuha ko yan sa gubat. Lasang mani. Masarap naman, eh. Dukana, alam niyo na po ba kung ano yan? Oo. Galing ito sa tuba-tuba plant. At marami na rin bata sa Maynila nilason nito. Alam ko na kung paano sila gamutin. Halika, tara. Halika mo, Steve. O, ikaw, ha? Ayoko na makita pagmumukha mo nito at huwag mo nibibenta yan, ha? Pulis ka na ito! Halika na. Kailangang inumin nila yung activated charcoal para dito kakapit yung lason ng tuba-tuba plant. Tapos, pagka dumi ng bata, kasama pong lalabas yung lason sa katawan. Michael, Michelle, pasigilin nyo. Maraming salamat, Juan. Tinulungan mo pa din kami. Oo nga, sana mapatawad mo talaga kami. Wala yun. Siyempre, maski ayaw ko sa inyo, oo, kaway ko kayo. Dapat tulungan ko pa rin kayo. Tsaka okay lang naman yun, eh. Kahit pa paano, naging magkaibigan pa rin tayo. Tsaka, di ba, magkaibigan naman, minsan nag-aaway. Tsaka, minsan nagbabatirin. Teka, Juan. Ibig sabihin, bati mo na ulit kami? Yun, oh. Naintindihan nyo na, inumin nyo na yan. Pag gumaling kayo, maglalaro ka agad tayo. Tsaka ayoko na ng lokohan, ha? Banda mo, anak. Nasa klinik na si Dok Ana. Mabuti na lang. Natigil yung paglaganap ng sakit ng mga bata. Pero meron tayong ibang problema kailangan lutusin. Kailangan mahanap na natin ang aswang na yan. Dahil kung hindi, dadami pa yung more victima niya. Nay! Oh! Bilisan mo! Ano? Bakit? Nalabas na to, Nay! Oh, alika! Pigilan muna! Alika na, dali! Para malabas na yung lasa sa katawan mo, anak! Dali! You can do it! Ayos! Dukana, galing niyo po talaga. Juan, ginawa ko lang naman yung tungkulin ko bilang doktor. Ang importante, nailigtas natin ang mga bata. At kung kumain pa ulit sila ng maninggubat, meron na tayong gamot para sa kanila. Sabi sa akin ni Father Sito, nausap na daw po ng mga polis yung tindero ng maninggubat. Hindi na daw po siya magtitinda nun. At hindi mangyayari lahat yan kung hindi dahil sa tulong mo, Juan. Yun, oh! Dukana, maraming salamat po sa mga gamot niyo sa anak namin. Sorry din sa pagpapalis namin sa inyo. Nadala na kami sa takot. Naintindihan ko naman po kayo at hindi naman po ako nagagalit. Kaligtasan lang naman po ng pamilya ninyo ang importante sa akin. Kaya wala po yun. Ako, nagkamali kami na pag-isipan ang masama, Dukana. Napakabuti mo pala. Karapat-dapat ka talaga, kataas-taasan, kagalang-galang, anak ng bayan ng San Juan Bautista Award. Oo nga! Dapat ikaw manalo ng award! Tama. Mga kasama, mabuhay si Dukana! Mabuhay! Kung hindi dahil kay Juan, tuluyan na sanang mawawala yung Dok Ana na yan! Pero Doña Tomasa, kung hindi siya dumating, kawawa ang mga bata. Mamamatay sila. Ah, magpapakuha naman ako ng doktor para sa kanila. Kung dumating lang sana siya, edi dapat bida ako sa mata ng mga taga San Juan Bautista. Nandito na po ako, Doña Tomasa. Sino ka? Dr. Martin po, from Manila. Ah!
Doc Martin, huli ka na! Alis! Alis, alis, alis! Ah! Doc Anna, marami ka na pong natulungan kanina. Ibig po ba sabihin yan? Hindi na po kayo aalis. Bilib nga sila sa akin. Pero ako, hindi mo na akong bilib sa sarili ko. Alam mo, Juan, nung nagpaprotesta sila para paalisin ako, kaya ko naman silang labanan eh. Kaso, mahina pa rin ang loob ko. Marami ka naman po natulungan kanina eh. Hindi pa po ba sapat yun para magtiwala ka sa sarili mo? Nakatanim pa kasi yung nangyari sa pasyente ko noon, Juan. Mukhang matagal pa na panahon bago ko maibalik. Dati kong tiwala sa sarili ko. Kailangan kong gawin yon para maging mas epektibo akong doktor. Kaya sorry ah, pero tutuloy ko pa rin yung pag-alis ko. Batang na aksidente, eh, sa tingin ko po kailangan ng tulong ninyo. Halika po, Doc Anna. Tulungan niyo po. Huwag kami sa kakay! Sir! Sir, tulungan niyo kami. Sir, tulungan niyo alam ko. Nandito na si Doktor, ama. Matutulungan niya ang anak niyo. Doc Anna? Doc Anna? Sigurado ko. Ikaw lang makakapagligtas niyan. Juan, hindi ko alam kung kaya ko. Baka mapatay ko siya. Ito na yung pagkakataon ninyong itama ang nagawa niyong pagkakamali. Pagkakataon mo itong ligtas ang buhay ng bata. Maniwala ka lang sa sarili mo. Magtiwala ka, Doktora. Kaya mo yan, Dok. Posibleng may penetrating injury siya dala nung salamin na nabaon sa tiyan niya. Kailangan ko siyang operahan. Father, kailangan ko ng assistant para sa operasyon. Ako? Opo, Father. Kaya-kaya mo yan. Bilib rin ako siyo. Tara, dali na natin siya sa clinic. Buwato ni Bata. Gabayan po kami, bossing. Sakala na naman. Ang Espiritu Santo. Handa ka na, Doktora? Opo, Father. Simulan na natin. Scalpel, Father. Sko, kanina pa sila eh. Paano na kaya yung anak ko? Huwag po kayo magdala. Dapat po hindi po kayo mawala ng tiwala kay Father Sito at kay Doc Anna. Tsaka hindi naman po papabayaan ni Bossing yung anak niyo eh. Doc. Doc. Gusto yung anak ko. Naisara na namin ang sugat niya. Stable naman ang kalagayan. Ligtas na siya. Salamat po. Maraming pong salamat. Yun, oh. Galing niyo po talaga, Doc Anna. Galing mo rin, Father. Gusto naman po kayo ng mga tiga San Juan Bautista. Bakit pa po kayo aalis dito? Alam mo kasi, Juan, may nakausap na akong clinic sa ibang probinsya nung paalis na ako. Pero huwag ka mag-alala. May kapalit naman ako dito. Pero iba yun, Doc Anna. Ikaw po ang kaibigan ko eh. Maski naman ako, Juan, mamimiss kita. Ang kakulitan mo. At higit sa lahat, ang paniniwala mo sa akin.
Dahil sa'yo, bumalik yung lakas ng loob ko. Kung anong klaseng doktor ako noon, alam kong kaya ko nang balikan yun. Dahil sa'yo, Juan. Kaya salamat. Salamat din po, Father. Good luck sa'yo, Doktor. Pero paano nga pala yung Anak Bayan Award? Marami ang may gustong kayo ang manalo. O di, babalik po ako dito, Father. Total, magandang pagkakataon yun para magkita kami ulit ni Juan. Ganun po. Sana nga po ikaw manalo, Dok Ana. Para magkita na po tayo ulit. Tingnan natin. Sige po, tida po namin kayo ni Father Sito. Tara. Na, Father. Ako, kailangan malaman ni Doña Tomasa ito. Pamasira pa lahat ng plano natin. Ang sabi ni Audrey, sa bibig mismo ni Father Sito niya narinig na malakas daw ang laban ng Doc Ana na yan para sa award. Mahirap naman po talagang kalabanin niyan si Doc Ana, Doña Tomasa. Lalo na pagkatapos ng ginawa niyang paggamot sa mga bata. Narinig ko nga po sa tindahan ang tawag sa kanya eh. Hero, anghel, bayani, yan ang tawag sa kanya ng mga tao. Hindi maaari ito, Margie. 10 taon na akong naghintay para sa award na yan. Hindi ako papayag na basta lang dumula sa kamay ko. Kung gusto ng San Juan Bautista ng isang bayani, ibibigay ko sa kanila. Po, sino po? Sino pa? E di ako! Kailangan ko ng tauhan para sa plano ko. May kilala ka ba? May kilala po ako. Sinubukan ko manalo ng tama, pero ayoko na. Oras na para mandaya. Swerte ko! Buy 1, take 1 kayo! Buy 1, take 1 mo ang mukha mo! Kapatiran! Oo, at kaming papatay sa'yo. Hindi ka na maakap ang biktima ulit. Ngayon lang ako, napatpatito. Mas malakas sa akin ang aswang na hinahanap nyo. At siya ang papatay sa inyo! Sa bus. Tama nga yung sinabi niya. Pararating na niya dito. Ibig sabihin, hindi siya yung aswang na hinahanap natin. Nasaan ang kasama mo, Margie? Andiyan na po siya, Doña Tomasa. Kaya ka daw gawin na hindi kaya ng iba. Ano man niya pinapagawa yun sa akin, kayang-kaya kong gawin kung tama ang presyo. Hindi kaya yung aswang na sumugod dito, tsaka yung aswang na kapapatay lang natin eh, iisa lang? Nararamdam ako na sa paligidang natin ang hinahanap natin. Insan pala. Bakit ka ba sumisiksik sa lugar na to? Titis ka sa poder ng isang yan. Sa akin na lang yun. Ang intindihin mo, yung trabaho mo. Hey, Beb! Sino ka? Pulis ka ba? Ako, ang bago niyong boss. Yayaman kayo. Binagpala kayo ni Lord. Ako, ayun na si Jethro. Gulo na naman to. Bakit sino ka ba? Kung pinabayaran niyo yung pagkain niyo, sana hindi niyo na ako makikilala. Siya ang pinakasiga sa mga siga dito sa San Juan Bautista.
Maraming salamat, ha? Ano naman? Galing niya.